Ipag-uutos ni Justice Secretary Boying Remulla sa National Bureau of Investigation o NBI na kausapin ang pamilya ni Bureau of Corrections Deputy Security Officer Ricardo Zulueta. Okay, yan ang isa sa mga pressing issues sa kaso ni Percy Lapid. Alam nyo, itong kampo ni Gerald Bantag ngayon, mga tol, binabaligtad nila yung situations. Partikular yung mga peking supporter ng ating Pangulo, mga vlogger na nagpapakilala, na supporter, loyalista, pero ang suporta na kay Bantag, hindi sa mga taong pinagkakatiwalaan ng ating Pangulo. Sinasabi nila ngayon na ang Cinderella daw ay si Boying Remulla. Di ba? Napakababaw talaga ng pag-iisip ng mga naniniwala sa ganyang anggulo eh. Unang-una, ang hinahangaan yung si Gerald Bantag, ipinakita sa video ni Percy Lapid yung kanyang di umano'y inuupahang bahay at saka yung mga sasakyan di umano na hindi bababa sa 11. Makalipas po nung programa na yon ni Percy Lapid nung September 5, September 7, itong si Gerald Bantag nyo, ang ginawa nito, apektado sa kanyang napanood, sinend kagad yung link sa kanyang mga classmates. Inamin niya ni Gerald Bantag sa kanyang mga classmates, tapos nag-mention pa siya ng mga public officials, undersecretaries, to the extent na minention niya pa doon si Police Lieutenant General Sermonia, nakasama nila doon sa GC. Ang pinayo sa kanya, ipablatter niya. Gumawa siya ng legal na actions na hindi niya naman ginawa. Then, with the same day, September 7, pinorward niya yung clip na yon ng Cinderella kay Justice Secretary Boying Remulla at humihingi daw siya di umano ng payo kay Secretary Remulla. Now, ikiklaim niya sa kanang mga supporter niya na ang Cinderella si Boying Remulla. Anong uri yan? Talaga kayo? Kaninang umaga, nag-live streaming si Attorney Toto Kausing, ang isa sa mga abogado ng Pamilya Mabasa at tumatayong isa sa mga spokesperson nito at kaibigan ni Percy Lapid. Sabi ng mga bashers sa kanya, puro ka salita, abogado ka ba? Hindi ka naman nagsasalita ng nakabase sa makatotohanan at ebidensya. Kaya ang ginawa nitong si Attorney Toto Kausing, ipinlay niya sa kanyang ipinakita niya sa kanyang video yung katunayan, mga ebidensya. O, ipakita ko sa inyo ha, kasi ni live streaming ko to kanina eh. Oh. Ito ay mapapanood niyo sa YouTube channel niya. Okay? O, dito, makikita niyo rito ha. Para naman ito. Oh, yeah, dito niya sinabi sa O paano nyo ngayon sasabihin na hearsay ang sinasabi nitong si Attorney Toto Kausing? Eh alam niya mismo kung ano yung nangyayari diyan sa kaso. Oh, ayan yung mga ebidensya. Mga sinumpaang salaysay ng mga testigo laban kay Gerald Bantag nyo, mga dokumento na nagpapakita ng kaugnayan ng pagpapapaslang kay Percy Lapid at kay Jun Villamayor dito kay Gerald Bantag. Oh, ayan yung mga ebidensya, tapos meron pang ilalabas na ebidensya ang NBI. Kaya huwag kayong magpapaniwala doon sa sinasabi ng mga vlogger at nitong si Gerald Bantag na ang Cinderella man itong si Boying Remulla. May mga alegasyon nga rito si Attorney Toto Kausing sa hinahangaan ninyo. Ayon kay Attorney Toto Kausing, pero sabi niya hindi niya sigurado kung totoo. Eh nakabili daw po ito ng yate itong si Gerald Bantag, nakabili ng iba't ibang properties, mga lupa, may particular pang mention sa place sa Rizal province. Oh, yan naman ay lahat allegation, pero kung walang pinaghuhugutan yan, imposible naman na imbento lang yon. Eh tingin ko kung meron man nag-iimbento dito ng mga kasinungalingan, yung grupo nitong mga vlogger na nagpapakalat ng mga fake news sa publiko.
Ano ba ang intention ninyo? Bakit kailangan ninyong magsinungaling sa inyong mga followers? Kaya naluloko tuloy yung mga followers eh. Napapaniwala na itong si Gerald Bantagno ay maayos. NBI ang nagsasabi, hindi ako. National Bureau of Investigations, Philippine National Police, hindi ako. Tapos galit na galit kayo sa amin. Tapos yung sinasabi ng hinahangaan ninyo na si Gerald Bantag, mere statement lamang. Cinderella, si Boyeng Remulla, kapanipaniwala na kagad sa inyo, wala nga kayong pinaghuhugutan na ebidensya. Talaga kayo. Tapos pupunta kayo dito sa page ko, lulusubin niyo ako, sasabihin ninyo, walang kwenta vlog ko, ayaw niyong manood sa akin, pero nandito kayo. Anong katangahan yan? Tanga lang ba talaga kayo? Diba? Kung kayo, ayaw niyong mapakinggan ang mga sinasabi ko in the first place, dapat wala kayo dito. Dapat hindi kayo nagpupunta sa page ko. Oh. Ngayon, bumalik tayo dito sa balita. Ang sinasabi ngayon ng NBI o ng ating Secretary of Justice na kinaiinisan ninyo dahil gumagawa lamang ng kanyang trabaho ay inuutusan niya ngayon ng National Bureau of Investigations para kausapin ang pamilya nitong si Solweta. Alamin kung nasaan na itong si Solweta at sikapin na mapagharap ito sa kanyang kasong inaalegasyon laban sa kanya. O, pakinggan po natin muli ang balita. Ano? Hindi para malaman ang posibleng kinaroroonan nito sa ngayon. Si Solweta ay isa sa mga itinuturong mastermind kasama ang suspendido. Diba? Mga mastermind. Si Gerald Bantag ang pinuno. Tapos itong si SJ Otto Ricardo Solweta, kung talagang walang kasalanan itong mga to, unang-una itong si Ricardo Solweta, hindi ito magtatago eh. Nagtatago siya, hindi sa batas, sa publiko. Bakit hindi niya gayahin yung boss niya na si Gerald Bantag? Nagbibigay ng statement. Pero alam nyo, hindi naman kailangan magbigay ng statement sa publiko eh. Dapat doon sa proper forum eh. Eh nasa preliminary investigations na nga yan eh. Ang ginagawa nitong si Gerald Bantag, wine-weaponize ang suporta ng mga nabubulag sa kanya. O talagang nabubulag naman kasi kayo. Wala kayong ibang argumento. Kung hindi paniwalaan lamang ang sinasabi nitong si Gerald Bantag, ang mga ebidensya dapat ang pinaniniwalaan ninyo. Tapos sasabihin ninyo, tanim-tanim ebidensya. Pwede ba yun? Ang linaw-linaw ng bank transactions, ang linaw-linaw ng mga statement o ang dahilan ninyo, hindi ka panipaniwala ang mga testimonya nitong mga testigo kasi mga persons deprived of liberty. Pero nung kinasuhan ng Duterte administration si Leyla de Lima, ang mga testigo, mga persons deprived of liberty, sasabihin nyo kapanipaniwala sila. Pagdating dito kay Bantag, hindi kapanipaniwala. Napaka-selective talaga ninyo. Ako, bias ako dito para sa Pangulo, para sa gobyerno ng ating Pangulo. At kasama dyan ang Department of Justice, pati ang sekretary nito na nilalait-lait ninyo. Ano ba pinaghuhugutan ninyo? Yung anak ni Secretary Boyeng Remulla? Yung anak ni Secretary Boyeng Remulla, inaresto noong October 11 ng Philippine Drug Enforcement Agency. Ngayon, gumagawa kayo ng ingay, sinasabi ninyo, pinepersonal ni Secretary Boyeng Remulla ang PDEA, kaya tinanggal yung Director General nito. Anong kapangyarihan ni Boyeng Remulla? Even magbulong sa Pangulo, hindi niya kayang gawin yun para tanggalin si Director General Wilkins Villanueva. Co-terminus, kadalasan ng mga ahensya na nasa ilalim ng executive branch of the government. And as a matter of delicadeza, dapat nagpapail sila ng courtesy resignation. Dahil, syempre, appointee ka ng nakaraang administrasyon, hayaan mong i-appoint ng panibago ng kasalukuyang Pangulo ang gusto niya. At malinaw na ayaw ng Pangulo dito kay Director General Wilkins Villanueva. Kaya inalis siya dyan ng Pangulo. Hindi si Boyeng Remulla ang nag-alis dyan. Tapos pinalalabas nyo na kaya inalis dahil tinrabaho ng PDEA yung anak ni Remulla. Napakababaw na argumento nun. Ngayon, pumunta tayo dun sa anak ni Remulla. Ito ay nakakulong na. Na-arraigned na nga ito.
Nag-plea ito ng not guilty. Lumalaban na ngayon ito sa korte para sa kanyang kaso. Tinutulungan ba ito ni Remulla? Hindi. Binigyan lang ng abogado. Siyempre, anak niya ni. Silang mag-asawa, ang sabi niya sa kanyang asawa, ang magagawa lang natin dyan, bigyan ng abogado kasi abogado ang makakapagsabi ng kanyang side, ng katotohanan para sa side nitong si Juanito. Pero itong ginagawa ninyo kay Gerald Bantag, may basihan ba kayo sa mga pagtatanggol nyo sa kanya? Puro lang kayo nilinis ni Bantag ang New Bilibid Prison. Nalinis ba? Ang kapal naman ng mga pagmumukha ninyo para sabihin yung nalinis. Eh grabe ang korupsyon. Mismong taga Bureau of Corrections, mga personal dyan ang nagsasabi kung gaano katiwali yung hinahangaan ninyo. Mga taga Muntinlupa City mismo, galit na galit dyan. Mantakin ninyo kung ano-anong mga pinaggagawa dyan sa loob ng New Bilibid Prison nang gagaling mismo sa kanyang bibig tapos hindi nyo pinaniniwalaan. Tanim hukay, iinami na nga mismo nang hinahangaan ninyo na siya ang nagpahukay. Inamin na rin ng Atom na tinulungan niya si Gerald Bantag para hukayin yung deep diving pool na yan. Pero sabi ni Boyeng Remulla, Yamashita treasure hunting daw yan. Sinabi sa kanya nitong si Gerald Bantag noong sometime in August or September. Kaya agad niya po itong pinatigil. Tapos sinasabi ninyo, tanim kabayo, tanim hayop. Inamin na nga nitong si Gerald Bantag nyo na ang ahas sa kanya nandoon para sa mga daga. Pero nakakapagtaka lang, napaka-ridiculous ng paliwanag. Kumpara sa daga, bakit nakakulong yung ahas? Dapat hindi nakakulong ang ahas. Paano makakahuli ng daga ang ahas kung nakakulong? Diba? Talaga kayo, napaka-babaw ng mga pag-iisip ninyo. Tapos nood pa kayo ng nood dito sa akin. Sasabihan niyo akong tanga. Nanonood kayo sa tanga. Di kayo ang tanga. Talaga to. Ay nako, maglinis nga muna tayo. Ang daming mga nakapasok na mga tanga dito ngayon. Alisin muna natin yung mga tanga. No, mga tanga, lumayas kayo rito. Talaga kayo, pasok kayo ng pasok dito, mga tanga kayo. Sasabihan niyo akong tanga. Nanonood kayo sa tanga. Di kayo mas tanga. 'Di ba? Ganun lang 'yon. Kayo talaga oh. O ngayon, bumalik tayo diyan kay Ricardo Solweta. Ito, unang-una, hindi nyo nakikita tong maling-maling ginawa dito nitong si Bantag eh. Sinasabi nyo kay Katapang na si Katapang, nung panahon ni Aquino, ang bilis-bilis ma-promote. 2 years. 4-star general. Kung hindi ba naman kayo tanga talaga o bobo sa kaalaman, merong proseso ng promotion na sinunod ang Aquino administrations noong mga panahon na yon. At ganun din ang ginawa ng Duterte administrations. Mantakay ninyo, si Katapang dumaan nga ng 2-star, 3-star. Sa dating Duterte administration, si Senator Ronald De La Rosa hindi nga dumaan ng 2-star, 3-star. Antimano, 4-star. Pero tama yun kasi nasa rules yun. Walang problema doon sa appointment nila. Hindi dapat binabatikos yun kasi prerogatibo yun ng Pangulo. Ang appointing authority para sa mga ganong pagkakataon, ang Pangulo ng Bansa. Dito, yung ginawa ng Bantag ninyo, ano ginawa ni Bantag? Yung tao niya na si SJO2 Ricardo Solweta na sa ngayon ay co-mastermind niya mula sa BJMP, sa ranggong SJO2, kinuha niya papunta sa New Bilibid Prison at itinalaga sa posisyon na Deputy for Security Operations. Ang salary grade nito, kung hindi ako nagkakamali, mahigit sa 20, o baka 23, 24 pataas. Ang salary grade niya sa BGMP, 17 lang. Paglabag yon sa rules and regulations ng civil service, hindi niyo yun nakikita. Talaga kayo. Yan ay katangahan. Kung hindi nyo nakikitang mali na, pero pinaniniwalaan nyo pa rin tama. Yan ang katangahan. Hindi ako tanga dito. Pero kung sinasabi nyong tanga ko, tapos nanonood kayo, mas tanga kayo.
Kasi nanonood kayo sa isang tanga. Di ba? Dalawa lang naman ang pwede kong sabihin sa inyo eh. Wala kayong alam sa tunay na pangyayari, kaya mga bobo. Kasi kailangan mong i-educate. Pagka may alam ka pero nananatili ka sa mali, katangahan yun. Parang pag-ibig yan. Alam mo nang niloloko ka pero minamahal mo pa rin. Katangahan yun. Yung mga nagmumura naman sa akin dyan, mga siraulo yan. Oh, kaya nabuo ngayon yung konseptong BTS. Ano? Itong si Ricardo Solweta, kakausapin ng NBI ang kanyang pamilya. Kasi ako, hindi ako naniniwala na hindi nakakausap ni Ricardo Solweta ang kanyang pamilya kung buhay pa ito. Imposible naman na yung kanyang mga anak, di niya man lang kamustahin, yung kanyang may bahay, di niya man lang kamustahin. Maliban kung talagang napakasamang tao na nito, si Solweta, na wala nang pakialam sa kanyang pamilya. O kaya naman, baka pinapatay na siya ng mga kasabwat niya dyan sa pagpapapatay kay Percy Lapid. Yun ang nakalulungkot kung patay na itong si Ricardo Solweta. Pero ang sinasabi naman ng NBI sa kanang kampo mabasa, patay man o buhay itong si Ricardo Solweta, eh mapapatunayan nila sa hukuman ang kasalanan ni Gerald Bantag. Sinabi nga ni Kausing kanina, ito pong si Gerald Bantag, siya nagsabi nito ha, eh bago magpasko, lalabasan daw po ito ng warrant of arrest eh. Pero ako di ako naniniwala na malalabasan ng warrant of arrest ito bago magpasko. Kasi sa proseso, mukhang hindi aabot. Delaying tactics eh, ang ginagawa nitong kampo ni Gerald Bantag eh. Mantakin ninyo mga tol, yung Supuena, ikaw, kung ikaw ang kliyente mo, hindi yung nandoon sa Supuena, tatanggapin mo ba yung Supuena? Diba simple, hindi. Hindi ko yan kliyente. E bakit tinanggap ni Attorney Balisong noong November 21? Mayroong intensyon na talagang i-delay lamang yung proseso. Kaya nung nakita nila, o mayroong clerical error, instead na Gerald Bantag i Kitalig, nakalagay Gerald Bantag i Soriano, okay lang to, tanggapin natin to, i-receive natin. Tapos babalik tayo ng November 23 kasi 9 a.m. November 23 yung schedule ng first preliminary investigations. Ang i-argue lang natin doon, hindi yan yung kliyente namin. This is fatal kasi our client is not Gerald Bantag i Soriano. Our client is Gerald Bantag i Kitalig. Oh, 'di ba? Technicalities. Ano ginawa ngayon ng prosecution? E kinorek lang. Tapos binigyan sila ng pagkakataon na madagdagan yung araw para makapag-submit sila ngayon ng counter-affidavit. Mga liwanag na delaying tactics. Sinong niloloko nyo ngayon? Taong bayan. Sabi naman ng pamilya mabasa, okay lang daw yon kasi bahagi talaga ng proseso ang delay. At hindi naman daw sila nagmamadali sa paghahanap ng katarungan. Buti pa nga si Roy Mabasa, hindi nagmamadali. Pero tayo, nagmamadali tayo. Eh, no? Talagang gustong-gusto natin makita dito kung may kasalanan o wala itong si Gerald Bantag. Eh. Kasi korte lamang ang makakapagsabi. Kaya gustong-gusto ko na itong makarating sa korte. Ano? Nais ko nang makarating sa korte ito, labasan na ng warrant of arrest itong si Gerald Bantag para once and for all, malaman natin kung ito ba, ito tutuhanin niya yung kanyang katapangan. Balita ko, Marines daw to dati. Sabi ni Kausing, bago daw po ito naging PNPA, naging enlisted personnel po ito ng Philippine Marines. Tapos after a year yata, nakapasa sa examination sa PNPA, kaya nakapasok. Di matapang ito, Philippine Marines eh. Ano, saka nakipagpatayan ito ng sa 10 katao eh, sa kanyang sa opisina niya eh. Kaya ganun katapang 'yan, 10 katao ang napatay sa pagsabog ng granada eh. 'Di ba? Sabi niya ngayon, kapag lumabas na ang warrant of arrest, hindi siya susuko sa gobyernong ito, makikipagpatayan na lang siya. Kasi wala daw siyang aasahang hustisya sa gobyerno na ito. Malalaman natin, kaya sana lumabas talaga yung warrant of arrest at malaman natin kung gaano ba katibay ang ating kapulisan at ang NBI kung kaya nilang arestuhin itong si Gerald Bantag. Now, makikita pa ba itong si Ricardo Solweta? We do not know kasi kung patay na ito, hindi na siya makikita.
Pero kung ito ay nagtatago lamang, eh tingin ko, makikita ito eventually ng ating mga otoridad. Yung Bureau of Corrections of Beaufort Chief na si Gerald Bantag sa pagpaslang kay Percy Lapid at sa umano'y middleman na si John Villamora. Si Zulweta ay hindi na nagre-report sa Beaufort mula nang mapatay si Lapid. Pakinggan natin si Justice Secretary Boying Remulla. Diba? Hindi na nagpapakita, guilty. Dahil hindi nagpapakita. Yan ang kadalasan na kasabihan eh. Kasi kung wala kang kasalanan, unang-una, hindi ka tatakas. Haharapin mo. Katulad ng ginagawa nitong si Bantag, sabi nila, wala siyang kasalanan, kaya humaharap siya. Pero ang maganda dito, kapag ka nasa korte niyan, tingnan natin kung haharap siya. Si Salueta talagang wala eh. Antimano, kasi siya yung pinaka-direct link dito kay Bantag eh. Pero akala naman nila, porkit walang direct link kay Gerald Bantag, eh mahina na ang prosecution sa kanilang ikakaso kay Bantag. E katatapos lamang kahapon, napanood natin, nilabas na ng korte ang desisyon nito na guilty verdict doon sa dalawang pulis, but unfortunately, hindi na inabot yung isa dahil namatay na eh. Isa na lamang ang natira. Guilty verdict for violations of Republic Act 9745, the anti-torture law of 2009. Hinatulan ng life imprisonment yung pulis. At kaugnay pa niyan yung mga pagtatanim ng ebidensya. Oh. Paano napatunayan sa korte? Circumstantial evidence. Yun ang gamit ng prosecution para maging guilty verdict doon sa pulis. Oh. Ngayon, ang gamit ng ating mga otoridad dito kay Gerald Bantag, circumstantial or totality of evidence. Kung mahina ang ebidensya ng prosecution, wala kayo dapat ikatakot diyan kay Gerald Bantag nyo. Napakadali lang madismiss niya kung talagang mahinang mahina. In the first place, kung mahina ang ebidensya nito laban kay Bantag, makakapagpiansa ito. Kasi ang piansa, constitutional rights yan eh. Nagiging statutory right na lamang yan kapag ang penalty ay life imprisonment or reclusion perpetua. If the evidence of guilt is strong, bail is not recommended. Oh, di ba? Kaya dyan, magkakaalaman niya, meron tayong initial glimpse o sulyap doon sa kaso ni Bantag kapag ito ay hindi nakapagpiansa. Aba, pag hindi nakapagpiansa si Bantag, ba, mukhang malakas ang ebidensya ng prosecution. Oh, parang kay De Lima, di ba, hindi siya nakapagpiansa. Ano ba ang mga ebidensya ng prosecution? Testimonya ng mga persons deprived of liberty. O pinanghawakan nyo ng korte, eh ganun din maaaring mangyari dito kay Gerald Bantag. Oh, circumstantial evidence, totality of evidence, testimonial evidence ng mga persons deprived of liberty. Okay, tuloy natin. Julia. Yes, I'm asking the NBI to contact his family so that they can know his whereabouts. Hataw Balita! Di na kayo naawa, ano? Biruin nyo, si Percy Lapid ang namatay, pamilya mabasa ang nawalan, tapos kayo pa ang may ganang manawagan ng justice for Gerald Bantag. Natatawa na lang ako sa inyo.